Ito yung na-figure out ko na naging female, na gender ko na siya. Ito naman yung isa. Male. Ayun, stress yung dalawa kasi ililipat ko sila ng aquarium. Yung male, ililipat ko na dito sa 20 gallons. Tapos yung female, ilalagay ko na dito sa customized 15 gallons. Hindi yung saktong sukat pero 15 gallons sa pinakamalapit. Ayun, so ililipat ko sila. Iba water change ko na rin yan para mas maging malinis, mas maganda yung quality ng tubig. Tapos, ginanto ko na sila. Ginawa ko dito, kumuha ko ng tubig dito sa 20 gallons para dun sa female. Tapos, kumuha rin ako dito kasi dito ko sa ilalagay. So bale, inuna ko muna itong tubig dito. Tapos, nilagyan ko nire. Tapos ako ko nilagay yung flower horn. Maya-maya siguro mga 1 hour. Ilalagay ko na yung female dito. Tapos, ganun na rin sa male. Ganun din ginawa ko. So, kakalagay ko pa lang nila dyan. Naayos ko na. So yun guys, linisin ko muna yung tank ko dito. Para sa lalagyan na ating flower horn. Para mas maayos na rin yung water quality niya. At para mas maganda yung kulay ng tubig kasi medyo murmurimul na rin. So yun, inisip ko muna guys ha. Guys, tapos ko nang kuhanan ng tubig to. Gawin naman natin itong mga tubig na nakuha ko, ididilig natin sa mga halaman. Guys, tapos ko nang maidilig, balik na tayo sa loob. So ito namang 15 gallons natin na lilinisan ko. Wait lang kayo dyan ha. And we're back. Tapos na ako sa paglalagay ng bagong tubig dito galing sa aking stock water sa labas. Ayan. So, hintay-hintay na lang tayo guys. Ayan. Pasensya na sa kabayo. Kabayo tawag dyan. Sa amin, ewan ko lang sa inyo guys. Ayan. Ito, okay ko nga pala to. Na-order ko sa Shopee, ay sa Lazada. So, in-order ko siya ng 110 pesos. Ang presyo nito sa amin, sa atin, ay 150. Ewan ko lang sa iba. Dumating siya 165 pesos kasi may shipping fee pa. Galing pang Maynila, Quezon City ata. Yun, so mas sa tingin ko mas makakamura kasi tingin niyo kung umorder ako, dineliver na sa bahay, tapos gastos mo lang 110, dagdag mo lang yung shipping fee naman hanggang 165 lang kumpara mo sa pupunta ka sa pet shop na gagastos ka ng 20-20 sa pamasahe. Ayun. Ito yung natural na fish food. Yung mura lang. Tingi-tingi, 10 piso. Galing to sa girlfriend ko. Ayun, nalagyan ng pa-toothpick. Ang galing. ito yung binili niya kasi dati. Binigyan ko siya ng guppy. So, trio guppy ng HB Blue. Parami niya. Siya nagparami. So, ayun. Ito yung pinapakain niya. Nag-quit na siya. Sabi niya, ako na lang daw uli. Ayun niya na. Yun. Ito, gumagamit ako ng funnel para pag nagsasalin akong ganyan, pag binabalik yung excess na food. So, meron pa tayo isa ditong max flow. Ito ang max flow na, sorry na sa cheese piece. Reuse lang, sana hindi sayang sa gamit. Ito naman yung crumbled nga ba? Pasahin natin. Max flow na, yan, crumble. Crumble yung isa kong nakuha. Ayan, crumble. Ayan, ganda naman o. Fine na fine. Sarap yung pakain sa isda. Laking max grow. Yung dati yung mga guppy ko. Ayan. Ang bilis nila lumaki. Tapos big body pa. Talagang itong ipapakilala ko sa inyo max grow. Talagang maayos para sa ating mga isda. Kitang-kita naman. Parang buhangin. Grabe yung ganda ng pagka-fine niya. So, ang ganda niya para sa mga guppy talaga at mga kumoli. Ito naman, ito yung sample ng Max Flow na 4 beta. Sample pa lang to. Pero binigay sa amin to ni Sir David Chris
At ito, reuse lang uli yung pack. Tapos dito nakalagay yung mga iba kong needs. Tulad dito, nilalagay ako dito mga gamit. Yung mga connector, air control, kutsara, hindi. Kasi dito nakalagay yung asin dati eh. Ayan. So ito yung female na Antonov strain. Ayan. Kaya ako siya nasabing female kasi dito sa dorsal fin nga ba, yung taas dito, ayan o, makikita nyo, merong dark spot. Para sa akin kasi, kapag may ganyan, female na, pero hindi ko siya sinasabing, female na talaga. Suspected pa lang. So, talagang mapapatunayan ko to kapag naging female, kapag naglay na siya na eggs. Ang alam ko kasi, 4 months ato naglilay na sila na eggs, or kung mali man, 6 months. Yung female, kasalukuyang nag-acclimate mga isang oras. Doon man tayo sa isa. So ito yung flower horn natin na Antonov strain na male. Suspected male lang. Kasi ba't ko nasabi? Kasi mas nauna siya nag-cock, 1 month pa lang, nag-cock na siya. Tapos, pasensya na akong masyado silang stress. Ayan. Kaya ako nasabing male kasi hindi ko siya nakitaan ng dark spot dito sa dorsal. Tapos papakita ko sa inyo yung picture nila na nagsasabing yung vent nila ay parang pang male talaga. Ayan o, may patusok. Ayan, kung makikita dyan, patusok yung sa vent nila. Papakita ko sa inyo yung sa female. Ito yung sa female, papakita ko sa inyo. Pasensya na, na-stress kayo. Ayan, kung makikita nyo, pabilog naman yung vent niya. Ito, yung genital area. Ayan, nagsasabi na babae sila. Pero, gaya nga nasabi ko kanina, wala pa tayong kasiguraduhan hanggat hindi naglilay ng eggs or nagpapakita ng totoong babae siya. Iwan muna natin sila para makapag-try nga. Ayun, masyado na silang na-stress. Pasensya na, inawakan ko kayo. Ayan, natain na. Kasi na-stress na eh. Yun, iwan muna natin sila ha. Mamaya na lang ulit. After 1 hour. Papakita ko sa inyo yung tawag dito. Grindle worms. Nakakuha ko siya kay Eugene. So, salamat. Kaibigan ko yan. Grabe, pumunta pa siya dito sa amin. Medyo malayo-layo rin yun. Nakabike lang siya. So, sabi niya, lagyan ko daw bulak yung butas para hindi pasukan ng maggots. Yun, so, buksan natin. Merienda. Ayan. Kaniyang maga kakalagay ko lang nung dog food. So, ang bilis nilang kumain. Meron na kagad grindle worms doon. Ayan, kitang-kita naman. Ito, dito kasi dumiti yung grindle worms para pagpapakainin ko. Diyan na lang kukuha. Ayan. Medyo konti lang ngayon. Siguro nagtatago-tago pa. Siguro nasa ilalim. Alam yung style natin mga Pilipino. Mga Pilipino. Diba? Nalagay natin dyan. May tubig. Kasi nilalanggam eh, hindi ko rin alam bakit. So, ang style naman natin mga Pilipino ay ganun, diba? Alam naman. May pakunting descatra. So, ayan, makikita nyo, nasa gilid-gilid yung grindle worms. Para may, ayan, sa ilalim pala, ang dami. Ayan, sarap. Sana mapakain. Ipapakain ko yun sa mga future fry. Sana, hindi ko lang kung kakayanin na fry yan, pero mukhang hindi pa. Siguro mga 2 weeks, ganun. So, ito yun, nagbigay din siya ng libreng dog food. Para meron may maramihan. Guys, isang oras na lumipas, ilagay na natin yung flower horn sa mga lalagyan nila. At para maayos na itong setup natin dito. Game! At yun ang ating flower horn update number 3 para sa ating video na ito. So kung makikita nyo kanina, stress pa yung mga flower horn natin. So ganun talaga. Pero ang masasabi ko sa inyo, malalakas ang mga flower horn, hindi kagad sila basta-basta mamatay. So huwag kayong mag-aalala, magiging okay din sila. So pagdating ng oras, siguro mga 30 minutes, magiging okay na din sila.
papakita ko ulit sila sa inyo mamaya. Or baka hindi na, baka abangan nyo na lang next vlog. Sa flower horn strain, strain na Antonov strain. So, pasensya na, sabog pa talaga eh. Ayan. So, pahinga na tayo. Yun na lang. Para sa video na ito, huwag nyo kakalimutan na mag-like, comment, share. At ito notification bell na rin para palagi kayo updated sa ating mga videos. Yun. So, bye-bye guys. Bye-bye.